videong ito ay nakunan sa US-Mexican border. Sobrang daming tao ang sinubukang pwersahing makapasok sa United States. Sinira nila ang mga barikada. Marami pa sa kanila ang may dalang bata. Ayon sa United Nations, mayroong nasa 3 million na mga migrants ang illegal na pumapasok sa United States bawat taon. Mga taong desperadong mabago ang kanilang buhay. And more than a million migrants are set to arrive at the US-Mexico border. Nearly half a million Venezuelan migrants. Shows over 1.7 million undocumented immigrants were out. Noon ngang 2022 ay nagmarcha ang libo-libong tao sa Mexico papunta sa United States. Ang mga taong ito ay galing sa iba't ibang bansa ng Latin America, gaya ng Venezuela, Cuba at Colombia. Ngunit kung mahirap ang kanilang sitwasyon sa US border, ay mas mahirap at mas delikado pa ang kanilang pinagdaanan upang makarating lamang dito. Dahil karamihan sa kanila ay kinakailangang tumawid pa sa isang masukal na gubat na itinuturing na the most dangerous jungle in the world. Maraming mga taong namamatay habang tumatawid dito bawat taon. We can't see where it begins or ends. Ano kaya ang dahilan bakit buwis buhay nilang tinatawid ang napakadelikadong gubat at napakalayong paglalakbay, makatakas lamang palayo sa kanilang mga bansa? Ito ang Darien Gap, isang masukal na kagubatan na naghihiwalay sa dalawang bansa, ang Colombia at Panama. Halos araw-araw ay libo-libo ang tumatawid dito ng mga migrants. Karamihan sa kanila ay desperadong makarating sa United States para sa magandang kinabukasan. Tinatahak nila ang 106 kilometers na kagubatang puno ng panganib mula Colombia papuntang Panama. Napakadelikado ng gubat na ito, matarik at madulas dulot ng madalas na pag-ulan. Bukod sa mga makamandag na ahas, jaguar at iba pang mababangis at nakamamatay na mga hayop, ay marami din ang namamatay dahil sa sakit, injury o di kaya'y nahuhulog at nalulunod sa rumaragasang ilog. Ngunit ang mas kinatatakutan ay maaari din silang manakawan, makidnap, marape at mabaril dito. Dahil ang kagubatang ito ay pinamumugaran ng mga drug cartel, criminal gangs at mga rebelde. Bukod sa maraming undocumented na pagkamatay ng mga dumaan dito, marami rin ang nakaligtas man ay matindi naman ang physical at mental trauma na pinagdaanan. Noong 2022 ay nasa 250,000 na mga tao ang tumawid dito at inaasahang dodoble ang dami ng mga taong tatawid dito ngayong taon. In fact, ayon sa Reuters, as of September 2023, ay lumapas na sa 400,000 migrants ang tumawid sa kagubatang ito. Kaya inaasahang aabot pa sa kalahating milyong migrants ang mangangahas na tatawid sa napakadelikadong kagubatan ng Darien Gap. Marami namang ruta upang makarating sa United States. Ang ibang mga migrante ay sumasakay ng barko o eroplano. Ngunit karamihan sa mga migrante ay walang pera, kaya buwis buhay na lang nilang tinatawid ang Darien Gap kahit na alam nilang ito'y napakadelikado. Hindi lang galing sa Latin America, sobrang dami din ng mga migrante galing Asia at sa buong mundo ang gustong tumira sa US. Ayon nga kay President Joe Biden, itinuturing niya ang mga kaganapang ito bilang largest migration in human history. Pero ano nga ba ang nagtutulak sa mga mamamayang ito para lisanin ang kanilang bansa? Iba-ibang kwento ng kahirapan, karahasan at kawalan ng oportunidad sa pag-unlad ang idinadaing ng mga migrante. Dahil sa nararanasang kahirapan at gutom, maraming pamilya ang nakikipagsapalaran para hanapin ang mas magandang buhay sa ibang bansa. Kagaya ng mag-asawang Rafael Lopez at Yesse Ortega ng Venezuela. Kabilang sila sa 7 milyong Venezuelans na nais ring takasan ang hirap na dulot ng economic collapse sa kanilang bansa. May mga naniniwalang sadyang hindi naligtas para sa kanila ang kanilang bansa dahil sa laganap na krimen, karahasan at korupsyon. Isang halimbawa ay ang bansang Honduras na isa sa may pinakamataas na murder rate sa mundo. Laganap dito ang violence lalo na sa mga kababaihan. At itinuturing din itong sentro ng drug trafficking.
Gayun din ang problemang naistakasan ng Venezuelan na si Jose Ocando. Una na silang lumikas ng kanyang asawa sa Colombia pero nasundan sila ng gang members na naniningil sa utang ng kanyang ina. Ang problema sa mga gangs ang itinuturo ding dahilan ng mga maliliit na negosyante sa Honduras. Dahil sa talamak na extortion, isa itong malaking balakid para sa pag-unlad ng negosyo. At dahil hindi rin biro ang hirap at panganib na kailangan nilang harapin para lamang makatawid sa ibang bansa, kaya masasabi mong malamang na grabe talaga ang kanilang dinaranas na hirap sa iiwan ng bansa. Pero kung inaakala nilang tapos na ang paghihirap sa oras na marating nila ang border, doon sila nagkamali. Hindi pala nagtatapos sa mapanganib na paglalakbay ang hirap na dadanasin ng mga migrante. Kahit narating na nila ang inaakalang lugar na pinagpala, ang sasalubong pala sa kanila ay paghihirap pa rin. Dahil hindi lahat sa kanila ay makakapasok sa US, dadaan pa sila sa screening at mahabang asylum process. At ang hindi makakapasa ay i-deport pabalik sa kanilang bansa. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, mag-comment ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!